So, fundamentals po ng network marketing or in global, ito po yung pinaka-basic. Number one, yun po tinatawag natin na prospecting. Okay? Marami po dito sa in-global ang nahihirapan sa paghahanap ng mga kakausapin or representant ng business. You know why? Kasi hindi po sila marunong mag-prospecting. Ang basic po ng prospecting, pag sinabing prospecting, it is the process of looking for qualified prospects or clients or customer. Ito po yung mga tao na pwede po natin ma-share, of course, ng business probably, ng products, of course, and pwede rin benefit like scholarship program. Everyone is a prospect. You know what? One thing sa prospecting, give everybody a chance. Isa po sa mga naging problema ng mga distributor is na nanilin po silang prospect. Sinesegregate po nila. In terms of segregation, may tinatawag na discrimination. Ay naku, si kumpara, mayaman naman ito. Hindi na ito sasanay kasi mayaman na. Ay naku, si kumari, mahirap naman ito. Dukato, wala itong pampaying. So guys, ang tip ko sa inyo, you should give everybody a chance. Huwag kang mag-prejudge ng prospect mo. Kasi minsan, kahit walang pera yan, pero pag nakita niya yung business, pwede niyang gawa ng paraan. Tama? At kahit mayaman na yan, kapag nakita niya yung program ng in-global na pwede makatulong in terms of health, in terms of education, in terms of livelihood, pwede niya rin i-grab yung opportunity. Kaya guys, give everybody a chance. Ngayon guys, kapag nakapag-prospecting na, in short, ito yung background investigation. Alam niyo guys, bago ka mag-prospecting, ang kailangan mo muna is prospects list. Pag sinabi yung prospects list, ito po yung listahan. Mahirap mong mamalengke nung walang listahan, tama? Guys, sa negosyo po natin, mahirap simulan ng mga taong kakausapin mo pag wala kang listahan. Alam niyo po ba that an inch of pencil is always sharper than your mind? Naniwala kayo doon? Of course, bakit? Kahit gano'ng kaliit yung lapis na yan, kaya na pa rin isulat yung prospects po ninyo. Compared to your mind, ikaw hindi ka nagsusulat, tama? Hindi mo sinusulat yung mga prospect mo. Ngayon nakalala mo yung prospect mo, mamaya ang good news, nakalimutan mo na. Tama ba yun? So guys, kaya kailangan isulat mo lahat po ng kakipo ninyo, lahat po yung prospect. Kasi sabi ka kay, kaibigan, kamag-anak, ka-classmate, ka-textmate, ka-chatmate, ka-madyo, ka-muka, ka-amoy, lahat po ng kakipo ninyo, lahat po, as in lahat po. Tama? Ngayon guys, in terms of prospecting, kailangan huwag kang mong prospect in terms of gusto mo kang i-offer yung in-global sa kanya. Pag sinabi prospecting, kailangan makipagkwentuhan ka muna. Kunyari guys, let me send you an example. Kunyari, nag-meet kayo ng classmate mo early elementary days. Nag-meet uli kayo about like 15 years ago. And then, syempre, tagal nyo nang hindi nagkita. And that's the first time uli kayo nagkita after 15 years. Ang tendency, syempre, wag mo muna agad siyang offeran yung business. Ang mali sa iba, ang tagal-tagal hindi nagkita. Inoferan agad ng business. Anong sabi? Parang krabe, 7-8 lang, sali ka na. Walang baka 1-5 eh. Tama? So guys, mali yun. So kailangan, bago ka mag-offer for whatever sales, for whatever thing na i-offer mo sa kanya, kailangan alam mo muna ano ba ang pangailangan ng prospect mo. Ngayon yung job sa tanong, paano natin panalaman kung anong pangailangan? Number one, kailangan pakipagkwentuhan ka muna. Ano yung magkukwentuhan nyo? Guys, take note of the pattern. Use the pattern for, pag sinabing for, family, occupation, recreation, and then your message. Pag sinabing for, family, kunyari ganito. A classmate, mare, friend, okay? Kamusta pala yung nanay mo? Hindi ba before nung nag-tight mo may sakit siya? Eh, kamusta na siya ngayon? Eh, sabihin nung kaibigan mo, oo nga, mare, ito nga, medyo mas dumanama yung sakit. Ano isipin mo? Pwede mo isipin. Pwede sa kanya kasi 24/7. Tama ba yun? So guys, naka-formulate ka na agad na need niya, tama? Na-realize na agad, alam niyo yung kailangan nyo? Prospect mo, pangalawang tanong, family, pwede nga namang occupation, pag-usapan natin yung trabaho. Pinari ganito, oh friend, kamusta ka na? Saan ka ba yung katrabaho ngayon? Ah, oh, sa busy ng friend ko, oh, ako, saan ako katrabaho sa bangko? Eh, kamusta naman yung trabaho mo, friend? Nasa busy, oh nga, ito nga, mari, medyo, oh nga, ito nga, mari, medyo mahirap yung trabaho ko. Lagi ng workload, overload yung trabaho ko, tapos ang limited ng sweldo. In fact, mare, nakaisip ko ako mag-resign na lang eh. At tapos sa plano ko, magputak na lang ako ng business. Anong isipin mo? Ting! Pwede sa kanya ang in-global business. Pwede siyang mag-one head, pwede siyang mag-three heads, at pwede rin mag-seven heads. Kasi isip niya ay, pwede siyang mag-negosyo. Tama? So guys, ito maganda. After family, occupation, ang sulit naman ng recreation, ano ba ang pinagkakabalahan ng prospects mo?
Kunyari ganito. Kunyari yung prospects mo, okay? Ang pinagkakabalahan na reputation na is pag-gym. Siyempre, pag nag-gym yan, ano, health conscious siya o hindi? Siyempre, health conscious. Ano pwede mong i-offer sa kanya? Mga health and wellness products ng Hain Global. So with that guys, kung mapuntuhan ninyo, naka-formulate ka na agad ng M, yung message. Naka-formulate ka na agad ng message na pwede mong i-offer sa prospects mo. Tama? And ngayon guys, since nalaman mo na yung need na kausap mo, yung message that will be the message na sabihin mo sa kanya, afterwards, malaman mo ano ba yung need niya. Tama ba yan? So guys, ito yung maganda. The moment na na-form mo ng ayos or nalaman mo ng ayos yung need ng kaibigan mo guys, 100%, 99%, sasama yan pag in-invite mo siya para makita yung presentation mo or makita yung presentation ng Alliance of Ocean Global. Is that clear? In terms of prospects list, kailangan yung prospects mo, minimum, pinaka-konti na dapat, minimum 100 names sa listahan mo. Lahat mo yan, isulat mo ninyo. Classmate mo ng elementary, ng high school, ng college. Okay? Friend mo sa Facebook. Mag-contact mo sa phone mo. Even sa yearbook. Lahat na po lang po na pwede mong pagkakuhanan na contacts po ninyo, gawin mo ninyo just to maximize your prospects. And guys, dapat yung prospect ngayon. Okay? Dapat yung prospect mo ngayon. Dapat next month ang tawag dyan. Hindi na po prospect. Dapat downline na. Tama? Kasi bakit? Kasi kung yung prospect mo ngayon, next month, prospect mo pa rin. Next month, prospect mo pa rin. Isa lang ibig sabihin, wala akong ginagawa. Tama? Guys, dapat yung mga prospect mo ngayon, dahil nakalista yan, guys, claim it na lahat sila nakausap mo at lahat sila mapresentan mo. Who knows? Baka sila pala ang magpapasabog ng grupo nyo dito sa Global. Okay? So guys, sana nakatulog sa inyo yung mga simple tips ko. And sana guys, lahat ng tulungan po ninyo, i-apply po ninyo. You know why? Kasi guys, lahat po ng learnings po ninyo, you have to work it out, ilang i-apply mo siya para makuha mo yung result na gusto mo. Okay? So guys, hanggang sa muli, and God bless you all.